Balik sa moderate risk ang Metro Manila. Tumaas kasi sa 15.3% ang positivity rate sa NCR as of September 15. Mas mataas ito sa 12.9% noong nakaraang linggo at 14.5% noong September 14. Bagamat bagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa bansa, sabi ng DOH na nananatiling mababa pa rin ang healthcare utilization rate sa mga ospital sa bansa. Simula noong Lunes, inaprubahan na ng Pangulo ang pagluluwag ng face mask sa mga outdoor settings. Ayon sa mga eksperto, sinyalis na ito na papunta na sa endemic stage ang Pilipinas. Narito po at panoorin natin ang naging pahayag ni Dr. Ana Ong Lim, isa sa mga infectious diseases expert. Pagluwag ng mask mandate no actually recognizes that this is endemic already. In the same way that we recognize that dengue and measles and all of these other diseases are endemic and yet we don't let their presence stop the way we interact with each other in communities. Sabi naman ng isa pang infectious disease expert, hindi maisasantabi ang posibilidad na muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong niluwagan na ang face mask mandate. Pakinggan naman po natin ang payag ng isa rin sa mga infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvanya. Anytime magre-relax ka ng mga public health standards, there's always the risk na tataas yung number of cases. Kung tatanungin ang mga Pilipino, sabi ng Okta Research Group, batay sa kanilang survey, 60-70% ng mga Pinoy magsusuot pa rin ng face mask kahit voluntaryo na lang ito. Pero kung sisirit muli ang kaso ng COVID-19, maaaring ibalik uli ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Pakinggan po natin ang naging payag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. If pagdating natin ng alert level 3 and we see that there is continuous increase in cases, there is increasing admission in our hospitals based on the threshold set forth in alert level 3. And then we will be recommending to IATF to recommend to the President that we then again use our mask and mandate it outdoors.